So eto nga mga idol, so eto dumating na po, eto ang ating transporter nung ating mga in-import po na dalawang kambing mga idol. So isang ang imported red at isang imported traditional. Welcome back again mga idol, dito si BJ and Backyard TV. So bago nga tayo magsimula, shoutout muna tayo mga idol. So eto, merong mga nag-comment na nagpapa-shoutout po, kaya hindi na natin to papalagpasin mga idol. So shoutout po kay Sir Denver Martinez from Isabela. Shoutout sa'yo sir. Shoutout din kay Sir Joseph Alvarez from Lemery, Batangas. Shoutout po sir. Eto, shoutout din kay Molly from Cebu City. So shoutout po, salamat sa panonood. And eto mga idol, meron pa dito. Shoutout po kay Sir Jene Carlo Bermudez. Shoutout po sa iyo sir. At shoutout po kay Sir Arnel, salamat. Shoutout sa iyo sir idol. And eto mga idol, shoutout kay Sir Algie Lugana from Agoncillo. Shoutout po sa iyo sir. So yun lang mga idol, shoutout sa inyo lahat at sa lahat po ng patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa ating channel. Mabuhay kayong lahat at ano pang hinihintay natin? Let's go! Well, so panibagong araw ay panibagong video na naman mga idol. So today is the day na kung saan darating na nga po yung ating imported na traditional galing kay Sir Ato Obrador at yung imported red galing kay Rizzo Farm na nanggaling pa nga po sa Australia mga idol. So imported to with pedigree. So shoutout sa iyo Sir Rizzo Farm at kay Sir Ato Obrador. So ngayon samahan niyo ako mga idol. Let's go. And eto mga idol, napansin ko na yung buntot niya nagdikit-dikit na kasi nga merong mga dugo na namumuo simula nung naglalabas siya ng mga dugo makatapos nga yung panganak niya. So yan oh, namumuo na. Kaya ang ginawa natin, ginugupit ko na yung ibang mga idol kasi pagka pinaliguan natin to, medyo mahirap na kasi matigas na mga idol. Kaya ang ginagawa ko, ginugupit ko na lang kasi sisibol pa rin naman yan. Kesa ganito, buo-buo na, mahirap na po itong tanggalin mga idol. So ang gagawin nga rin natin dito, yung dede niya kasing isa, hindi na dededehan nitong kanyang bisiro. So sumasakit na yung dede niya, yung kabila, kasi nga sobrang laki na, tapos tumitigas na nga mga idol, dahil po hindi nga po na dededehan. So ang tendency, yung gatas dumadami, bumubukol po ng bumubukol yung pinaka dede niya sa kabila. So medyo matigas na nung hinahawakan ko. So yan, nakita nyo naman, nagwawala. Nasasaktan yan mga idol dahil tumitigas na nga po kasi yung dede niya. Kaya kinakailangan po natin itong gatasan mga idol. So ngayon, tinesting ko lang kung talagang matigas na. So yung reaction nung ating inahin, talagang nagwawala. So eto, ginagatasan ko nga mga idol. Kita nyo naman, maraming gatas siya na talagang kinakailangan makalabas. Nang sa ganun, yung dede niya ay papaano mawala yung tigas at magpantay mga idol. So baka mga tatlong araw natin itong tatrabahuhin na gatasan. Nang sa ganun nga mga idol, unti-unti nang lumiit yung dede niya at magpantay na po. Kasi nga, yung isa lang yung dinededehan ng bisiro kasi isa rin yung anak niya. Kaganda sana kung dalawa yung anak niya para possible nagagamit yung dalawang dede. Kaya lang ito, talagang lumaki na yung... lumaki na po yung kanyang dede dahil nga hindi na po nagagatasan nung kanyang bisiro. So eto naman mga idol, sinubukan nga natin na ipadede nga dito sa triplets yung mga gatas na nakuha natin dun sa isa nating inahin. So yan o, kita nyo naman, hindi lang sila sanay kasi nga hindi sanay na dumedede yung mga yun sa chupon. Kaya eto, susubukan natin na sanayin sila ngayon dahil nga medyo marami-rami tayong gatas na kukunin dun sa isa nating inahin. So sayang naman kasi kung hindi natin papadede sa kanila. So yan o, papuwersa na yung ginagawa natin kasi pag nalasahan naman nila, nasasanay din sila yan o. Umiinom din sila mga idol at dumedede din po pag nalasahan na nila yung gatas. So ang gagawin nga natin, kinakailangan natin kahit mga 3 days na magatasan yung inahin umagat hapon. Tapos ipadede natin dito sa mga triplets na sa ganon. Kahit pa paano hindi nga po masayang yung mga gatas na kukunin natin. A few moments later. And eto na mga idol, yung hinihintay natin. So eto na yung transporter ng ating mga alagang kambing
na imported na kinuha nga natin kay Rizzo Farm at kay Sir Ato Obrador, na isang imported red galing kay Rizzo Farm na nagmula pa nga sa Australia, at isa nga pong traditional na inahin na galing nga po kay Boss Ato Obrador na nanggaling din po sa Australia. So parehas yan mga idol with pedigree papers. So eto, kalarating lang po nila ngayong tanghali. So yung ating inihintay, dumating na. At sana mga idol, maparami natin to, dahil talagang medyo namuhunan nga tayo dito. So yung isa dito, dumalaga, possible pregnant ng 1 month or 1 to 2 months, kasi may isang panado ng US doubled bower back ni Sir Rizzo Farm. So imported din. Tapos yung isa naman, wala pang sampa mga idol, yung traditional na inahin mga idol. So eto, inabot lang sa akin yung pedigree papers nga nung isang traditional na inahin ni Sir Ato Obrador. Pero yung isang imported red to be followed daw yung papel, kasi nga wala pa po dito sa Pilipinas. So eto nga mga idol, ibababa na nga po etong ating bagong aalagaan. So eto yung pinakahihintay natin, dahil nga nag-invest tayo ng malaki dito na sa ganun mga idol, makapagdagdag tayo ng imported dito nga sa ating mga alaga, na sa ganun kahit papano gumanda naman yung mga palahi natin, makapagpalabas tayo na magaganda rin. Kasi importante kasi ngayon na meron tayong magandang materials, na sa ganun di naman tayo mapahiya sa mga magiging customer natin or buyer natin sa mga susunod. Kasi gusto ko kasi na makapagpalabas sa mga magagandang breed, na ako yung nagbreed, at talagang napakasarap sa feeling pag nakapagpalabas nga tayo ng mga successful breeding, yung magaganda yung katawan, magaganda yung itsura, quality, at talagang wala na rin tayong masasabi at hindi tayo mapapahiya sa magiging customer natin. So eto, medyo matagal lang yung pagtatanggal nga nitong mga nakalagay dito sa ating mga alagang kambing, kasi talagang inasikaso nila mabuti yung pinakalaga, yung pinaka-cage ng mga alaga nating kambing, kasi hindi na nila inaalpasan dyan sa loob ng sasakyan, na sa ganun hindi malikot, at the same time lagi lang nakahiga or nakaupo, at kalmado nga yung mga kambing na idinideliver nila. So eto is galing pang Pampanga kay Rizzo Farm. Yung isa naman galing Payapa, Ilaya, sa Lemery, Batangas, kay Sir Ato Obrador. So shoutout sa iyo, Sir Ato Obrador. Nasa Italy ata siya ngayon, si Sir Ato. Shoutout po, Sir Ato Obrador. Maraming salamat sa pag-share mo nga na itong inahin mo. So ako na lang bahala magpagaling nung sugat niya sa may bandang baba ng sungay, kasi may sugat yan mga idol. At gumaling na daw, kaya lang minsan kinakamot daw, kaya nagsusugat ulit. Pero minor lang naman yon, mapapagaling natin yon. Ang mahalaga, yung kalidad ng kambing ay nandun, at talagang masasatisfied talaga tayo sa nakuha natin. So eto, Sir Ato Obrador, nandito na po sa akin yung imported na inihin mo. So paparamihin ko to, at balang araw papakita ko sa iyo yung mga magiging anak nito. At eto nga mga idol, una nating ibababa yung imported red na galing kay Sir Rizzo Farm. So medyo payat mga idol, kasi nga galing sa farm, hindi siguro masyado makakain doon sapat, kasi medyo marami nga yung mga alaga doon. Tapos dumalaga lang to mga idol, at kumbaga kasasampa lang nga din po nung US doubled bower back. So sana mabuntis siya, at sana hindi siya magpaulit. Para sa ganun, sulit yung pagkakabili natin mga idol, kasi possible pag antong red, solid US doubled yung magiging paanak niya, magiging doubled po yung possible na magiging anak niya, kasi red. Kasi pagka nagbreed ka ng traditional sa doubled back, traditional yung dumo, may possibility na baka yung ulo lang yung mag-doubled. Pero eto, eto, napaka-ilap talaga mga idol, at mukhang sanay sa alpas. So yan, talagang nagpahirap pa dito sa atin. At ang hirap mga idol hilahin, napakahirap, kasi nga ang kulit. Tapos parang sobrang ilap niya, parang natotrauma siya. Pero eto mga idol, mabilis natin ito mapapaamo, kasi nga nandito naman na sa atin. At aalagaan natin na mabuti, na sa ganun mapaganda natin mga idol yung katawan niya. Bigay nyo lang ako mga idol kahit mga 1 month, ang bilis gaganda ng katawan nito sa atin. Tututukan natin to mga idol, at the same time bibigyan din natin ng mga vitamins at mga maintenance mga idol, na sa ganon mabilis makabawi yung katawan, at the same time mapaganda natin. So eto naman yung traditional na napakalaking inahin ni Sir Ato Obrador. Shoutout sa iyo sir, sana nanonood ka ngayon, at sana nakita mo etong pagdating nga ng inahin mo sa akin. So alagaan ko to mabuti, na sa ganon makita mo naman yung pinagbentahan mo ng kambing mo is talagang maalaga sa kanyang kambing. So gusto ko kasi na
mapanak to at maparami nga yung lahi na sa ganun magkaroon tayo ng mga magiging linyada ng kambing na ito at talagang quality rin po mga idol. So lahat ng itong mga binibili natin mga idol pinagpapagudan nga natin at pinagsusumikapan natin. So hindi natin to pinupulot lang kung saan. So lahat tayo naghihirap nagsusumikap. So sana lahat tayo mga idol balang araw maging successful sa larangan ng goat farming. I hope na mapalago natin itong mga alaga natin dahil alam ko na lahat tayo ay nagsusumikap sa ganun magkaroon tayo ng magandang alaga at the same time mapaganda natin yung mga palahi natin. So eto na nga mga idol, komportableng komportable agad dito sa atin at parang hindi hinahanap yung, yung dati niyang bahay. So nakapag-anak pa lang daw to ng 2 beses mga idol. So siguro dumating to dito mga 15 months na itong inahin na to. So may sugat lang siya na konti doon nga sa medyo baba ng sungay. Kaya medyo yung presyo ni Sir Ato Obrador medyo binaba niya ng konti kasi may damage. Pero mabilis lang gagaling yan. So eto naman yung imported red mga idol. At mukhang gutom na gutom at uhaw na uhaw. Pero ang gagawin natin dyan, mamaya pa natin yan mapakainin mga idol. Baka mga 2 hours bago natin pakainin kasi galing biyahe. Hayaan lang natin sila makapagpahinga. Sa ganun mga idol, medyo relax sila mamaya pagkakain sila kasi bukas pa natin sila papakainin ng ayos at maganda. Ngayon, onti pa lang yung papakain natin at onti pa lang din yung ipapainom natin. Hindi natin sila bibiglayin mga idol. Sa ganun, makapag-adjust sila unti-unti dito nga sa bago nilang tahanan mga idol. So yan, kita nyo naman, binibinyagan niya agad itong mineral block na nilagay natin para sa kanila. Sa ganun, maging healthy sila at the same time, makuha nila yung mga sapat na minerals at vitamins na makukuha nila doon sa mineral block. So eto, medyo lambot pa sila kasi nga galing sa malayong biyahe. Tapos, mukhang gutom na gutom mga idol at mukhang kulang sa kain. So eto, sinubukan ko lang napatikim sila ng konting ipil-ipil. Medyo hindi pa sila sanay etong red kasi nga sanay ito sa corn silage at sa mga napier grass. So bukas, subukan natin bigyan sila ng mga napier grass mga idol. So eto, konting tikim lang muna kasi nga hindi natin bibiglain. So yan, yung mga alaga natin, kompleto na nga ulit etong ating kulungan. So sana mga idol, maparami natin to at talagang inip na ako na makapagpalabas nga ng magagandang paanak nitong mga inahin natin mga idol. So sana suportahan nyo ako lagi dito sa mga ginagawa kong videos about goat farming. So hindi lang naman ako tumutulong, concerned din ako dun sa mga ibang gustong matuto dito nga sa larangan na ito dahil hindi kayo nagkamali ng pinili nyong libangan, hindi kayo nagkamali sa pinili nyong negosyo dahil dito sa goat farming wala kang talo. Kinakailangan lang ng sipag, tiyaga at determination na sa ganon makamit mo yung successful breeding at the same time maging success yung pag-aalaga natin ng kambing dito nga sa goat farming mga idol. So eto nga mga idol, sinubukan natin silang alpasan. So yan, no? Parang sa ganun makapag-relax-relax kasi nga kararating lang nila dito sa atin kaya kinakailangan nila makapaglakad-lakad man lang kasi medyo pagod sa biyahe mga idol at the same time makarelax nga. So yan, no? Talagang alaga natin to na mabuti. Sa ganun maparami natin yung lahi netong ang ating nakuhang imported. So maraming salamat talaga kay Sir Ato Obrador at kay Rizzo Farm sa pagbahagi nga netong mga imported na to sa atin. Yan, no? Walang tigil ng kain mga idol at etong isang traditional mukhang komportableng komportable agad dito sa atin at mukhang mabilis itong makaka-adapt dito nga sa sistema natin mga idol.